Nais mo bang pasimulan ang araw mo ng tama? Halina't makinig sa magandang balita. Mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang maging gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito ay tinipon ayon sa Catholic Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan araw-araw upang makatulong sa iyong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Halina't sama-sama nating alamin ang magandang balita. Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, a 23 ng Pebrero. First reading, Isaiah 1:10-20. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Huda ni Uzzias, Jotham, Ahaz at Hezekias. Makinig ang kalangitan, gayon din ang kalupaan, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita. Pinalaki ko't inalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno kung saan siya pinapakain ng kanyang amo. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel, hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak ng katiwalian. Itinakwil ninyo si Yahweh, nilait ang banal na Diyos ng Israel, at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. Bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais ba ninyong laging pinaparusahan? Ang isip ninyo'y gulong-gulo, ang damdamin ninyo'y nanlulumo. Kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Katawan ninyo'y tad-tad ng pasa, latay, at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak na at wala pang benda at wala man lamang gamot na mailagay. Sinalanta ang inyong bayan, tupok ang inyong mga lunsod, sinamsam ng mga dayuhan ang inyong mga lupain, at winasak ang mga ito sa inyong harapan. Ang Jerusalem lang ang natira, parang kubong iniwan sa gitna ng ubasan, parang isang silungan sa gitna ng taniman ng pipino, parang isang lunsod na kinukubkob ng kalaban. Kung si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sana'y natulad sa Sodoma at Gomora. Mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh. Ang inyong mga gawa ay kasinsama ng sa Sodoma at Gomora. Kaya't pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ng ating bayan. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. Kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan, sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Linisin ninyo ang inyong sarili
at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at tulungan ang mga byuda. Hali kayo, at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Psalm response, Psalm 50:8-23. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagupatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may pagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Ang tanong ng Panginoon sa masamat mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod. Kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin ang aking mga utos. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan at taong mapangapid ang siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay baliwala ang gawaing pagsisinungaling. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Kaya ngayon, dinggin ito, kayong sa aki'y di pumapansin, kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Walang sinumang sa inyo'y makakaligtas sa akin. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Gospel, Matthew 23:1-12. Ang katuruan tungkol sa pagpapakumbaba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit
ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yon. Paawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noot braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pantangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Inyong napakinggan ang salita ng Diyos hango sa Magandang Balita Biblia. Hatid sa inyo ng Philippine Bible Society at ng Catholic Media Network. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay ng Biblia. Ako po si Herbert Osho Jr. Magandang araw at pagpalain tayo ng Panginoon.